Nakakabilib na bagay na nakunan ng telescope. Ano-ano kaya ang mga bagay na ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa ating mundo ay may iba't ibang bagay tayong nakikita. Pero sa ngayon, ililihis natin ng konti. Dahil dito, titignan nga natin ang mga iba't ibang bagay na nasa labas ng mundo at ito ang kalawakan. At para mangyari ito ay gagamit tayo ng isang teleskopyo na tinatawag na Hubble. Isa itong space telescope na kasing laki ng school bus. At sa tulong nito ay makikita natin ang milyong-milyong bagay sa kalawakan. At makikita mo din dito ang kapanganakan ng mga bagong bituin, mga planeta sa labas ng ating solar system. At matutunghayan mo din dito ang pinakamalaking black holes. Ang Hubble Telescope ay ang pinakasikat na telescope sa buong mundo. At kinuha nga ang pangalan nito sa sikat na astronomer na si Edwin Hubble. At siya ang scientifico na bumago sa pananaw ng mga tao patungkol sa universo. At pinatunayan niya rin na talagang mayroong ibang galaxy. Astig, di ba? Ganun pa man, 15 years na ngang nag-ooperate ang Hubble Telescope. Pero makalipas pang 30 years, isa ka lang nila nilantad ang sekreto ng universe sa mga tao. Sa makatuwid, 30 years nilang tinago ang mga larawan na kuha ng Hubble sa kalawakan. Ngayon, ang unang larawan na ito ay isang triple solar eclipse na nangyari sa Jupiter. Ang planetang Jupiter ay mayroong 79 na buwan at dalawa sa kanila ay may pangalang Ganymede at Io. At ang larawan na ito ay nakunan nga nila ng sabay. At ang Callisto naman ay nakalokate sa labas ng litrato sa bandang kanang bahagi. At ang lahat ng ito ay nagbibigay anino sa ibabaw ng Jupiter. At dahil dito, ang mga scientifico at mga astronomer ay naobserbahan ng ganitong fenomena ng dalawang beses sa loob ng 15 years. Palaging nakikita ang Jupiter ng Hubble Telescope, kaya naman nakita nga rin nila sa timelapse ang ganitong klaseng kaganapan. Dito makikita ang paggalaw ng aurora sa planeta. At ang litrato naman na ito ay kuha sa malayuan gamit ng ultraviolet range. At ang malupit pa nga dito, ang diameter ng area kung saan merong liwanag ay mas malaki pa kumpara sa diameter ng mundo. At kagaya ng ating Earth, ang aurora sa Jupiter ay lumalabas lang dahil sa solar wind. Ito yung mga particles na nagsasama-sama kaakibat ng gas, molecules at hydrogen. At pagkatapos ay nagiging energy. At ang mga particles din na nagmula sa tatlong buwan ay kasama rin sa nagbibigay liwanag sa may Jupiter. At dahil mas malakas ang magnetic field ng Jupiter kumpara sa Earth, ay mas maningning ang Jupiter ng maraming beses kumpara sa ating mundo. Ganun pa man, bagamat ang auroras ng ating mundo ay nangyayari lamang tuwing mayroong solar activity, ay ibahin natin ang Jupiter. Dahil sa Jupiter, ang kinang nito ay tuloy-tuloy. At ito naman ang litrato kuha ni Hubble noong May 2016 sa Mars. At ang mga oras na ito ay ang Earth at ang Mars ay bahagyang magkalapit. May layo itong 80 million kilometer o 50 million miles. At makikita sa larawan ang mga volcano craters at sa gitna naman ng picture ay makikita mo rito ang Arabia Terra. Isa itong malawak na burol na may laking 4,500 kilometers. At saka ng bahagi naman ito ay ang Citrus Major Planum Plateau. At sa south naman, narito ang Plain of Pella Lanisha. Sa kabila pa nito, makikita pa nga sa picture ang paggalaw ng ulap pati na rin ng polar caps sa may poles. Ang galing, no? Ngayon, tumungo naman tayo sa malamata ni Sauron sa Lord of the Rings. Oo, ito nga ang isa sa pinakamakinang nabituin sa kalangitan. At ang tawag dito ay Pommelhaun. At isa nga itong dambuhalang bituin na tatlong beses na mas mabigat at 6 times na beses na mas maliwanag kumpara sa araw. At sa paligid nito makikita ang mga cosmic dust o mga tila alikabok sa kalawakan. At ito pa nga ang tumutulong para kuminang ito na parang isang nanlilisik na mata. At bukod pa dito, makikita pa nga dito ang maliit na tuldok na kulay orange. At ito naman ang planeta sa labas ng ating solar system. At tinawag nila ito sa pangalang Pommelhaun B. Pero ang tawag ng mga astronomer dito ay zombie planet. Sa katunayan, noong 2008 at patapos sa publiko ang litrato na ito ay kinonsider na nga ng mga siyentipiko na isa nga itong planeta. Pero nagbago ang kanilang isip at sinabing isa lang itong bahagi ng alikabok sa kalawakan. Pero ganun pa man, salamat sa makabagong teknolohiya dahil noong 2011 ay inihanay na nga ito sa mga tunay na planeta. At binigyan na nga ito ng pangalan bilang Dagon. Pero noong Abril 2020, pinagdudahan na naman ito ng isang astronomer. Sa bagong larawan na kuha ng Hubble, ay wala na nga ang nasabing planeta. At dahil dito, naniwala ang mga siyentipiko ng Dagon na isa lamang talagang alikabok at ang mga debris nito ang siyang dahilan lang kung bakit nga ito nagiging mukhang planeta. At sa ngayon, tumungo naman tayo sa constellation ng Centaurus. At sa loob nito ay ang mga Omega Centauri, isa itong global dwarf cluster of stars. At nakalocate ito ng 15,800 light years mula sa ating mundo. Binubuo pa nga ito ng halos 10 milyong mga bituin. Sa katunayan, ang global dwarf cluster ng mga bituin ay palagi nagkukumpul-kumpulan. Pero ang mga bituin at ang Omega Centauri ay nasa ibang level na ng pagbabago. At
karamihan sa mga stars sa larawan ay kulay yellow at white naman na mukhang araw. Bukod dito, meron pa nga itong malalaking pulang bituin at kulay blue na bituin. Dagdag pa, ang Omega Centauri ay ang pinakamalaking globular cluster sa Milky Way. Makikita mo ito sa kalangitan kung malinaw ang mga mata mo. At sa video naman na ito ay mas palawakin pa natin ng konti. Ang nakikita mong ito ay ang nebula at nabuo ito dahil sa pagsabog ng supernova 8,000 taon na ang nakakalipas. At pininiwalaan na 20 times itong mas malaki kumpara sa araw. At nagkakaroon ito ng maraming kulay dahil sa iba't ibang gas na bubuo dito na nagiging shockwaves. At ang kakaibang kulay ng nebula ay may layong 110 light years mula sa ating mundo. At kung titingin ka nga sa kanya mula sa ating Earth, ay 6 beses na masasakop nga nito ang diameter ng full moon. At sa sobrang laki pa nga nito, ang mga parte ng nebula ay tinatawag nga nilang nebulae. At mapunta naman tayo sa litrato na ito na kuha ulit ni Hubble sa loob ng 9 months. At makikita nga dito ang Crab Nebula. At sa gitna naman ito, ang pulsar. Isa itong batang neutron stars na mayroong maliit na diameter na umaabot lamang ng 28 to 30 kilometer. At nagmula ang mga ito sa natirang bagay mula sa pagsabog ng supernova. Umiikot ang pulsar sa axis nito sa bilis na 30 revolution per seconds. Kaya naman dahil dito ay nakakalikha ito ng magnetic fields at powerful na radiations. At sa video ay mukha nga itong mga waves. Ito naman ang isa na namang nebula. At nasa constellation naman ito ng Orion. Makikita rin na ang horse head ng nebula ay madilim. At nakapaloob pa nga dito ang mga siksik na tila ulap at mga gas na talikabok na siyang nasipsip ng mga liwanag mula sa mga iba pang stars. At makikita nga rin dito na tila pula ang background ng horse head nebula. At ito ay dahil sa may hydrogen clouds na kumikinang dahil sa liwanag ng kalapit nitong stars na Alnitak. Isa itong bituin na bagong panganak sa nebula. At mapapansin na makikita nga sila sa ibabang bahagi ng horse head. At ang litrato naman na ito ay ang Babel Nebula. Sa gitna nito ay isang mainit at malaking bituin na nagdudulot ng powerful gas flows. At ang stellar ng bituin, itinutulak palagi ang gas at alabok dahilan para magkaroon nga ito ng kamangha-manghang hugis at itsura. At ayon sa mga astronomer, sa loob pa ng 10 to 20 million years ay sasabog daw ito at pagiresulta ng isang supernova. Ang galing no? Salamat sa may Hubble Telescope dahil gamit ito, idadalhin pa nga tayo nito sa iba't iba pang mga galaxy. Ang 3D image na ito ay nagpapakita ng Whirlpool Galaxy at nakalocate nga ito sa constellation ng Canis Venatici. Mukha itong paikot na hagdan at ito na nga ang pinakamalapit na spiral galaxy sa ating mundo. Ang layo nito sa Earth ay 23 million light years. At makikita pa nga sa larawan na ito na tila perfecto ang galaxy. At kung lilipad tayo sa galaxy ay makikita mo sa gitna nito ang matandang dilaw ng mga bituin. At sa paligid naman ito ay mga batang asul na bituin. At sa mga hindi nakakaalam, ang Hubble Telescope na ginagamit para makuna ng lahat ng mga ito ay naitala sa record bilang longest range of observation. Ang galing, di ba? Ganun pa man, ipuntahan naman natin ang constellation ng Ursa Major. At ito ang pinakamalayong galaxies na nalaman ng mga astronomer. May layo itong 13.4 billion light years mula sa ating mundo. Ngayon lang ito makikita ng mga tao matapos ang 400 million years nang sumabog ang Big Bang. At ang galaxy na nga na ito ay 25 times na mas maliit kumpara sa ating Milky Way. Ang Hubble na ginamit dito ay talaga namang napakatindi dahil hindi lang galaxies ang kaya nitong makita kundi pati na nga rin ang mga mabibilis na gumagalaw na bagay sa kalawakan. Halimbawa, kaya nitong makita ng malapitan ang napakabilis na bulalakaw. Ang bulalakaw na ito ay mayroong bilis na 75,000 kilometers at may layong 261 million miles mula sa Earth. At ang timelapse naman na ito ay pagsusuri ng isang comet noong October 12, 2019. Sa larawan makikita ang gitnang bahagi ng comet na punong-puno ng mga gas at talikabok at mukha pa nga itong luminous clouds. At ang liwanag nito dumadaan sa mga bituin ang isang dahilan kung bakit nakukunan ng Hubble ang napakagandang pangyayaring ito sa comet. Ganun pa man sa kasamang palad, ang Hubble pinatigil muna ng NASA dahil hindi na nga daw ito gaanong gumagana. Pero ayon sa kanila, itong taong ito kapalitan na nga nila ito ng bago. At ito ang tinatawag nilang James Webb Space Telescope. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ang nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.